Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yung mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng puon ang dalangin nyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan nyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakanin nyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim may liwanag sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Yesu Kristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong marap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananali kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin ng sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, ano pang paano mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayun din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa Ebanghelyo ho natin sa linggong ito ay binigyan ho tayo ng dalawang larawan ni Jesus, pagiging asin ng mundo at ilaw ng mundo. At maganda ho mapansin po natin, ano ba ang halaga ng asin? Ang asin ho ay nagbibigay lasa sa luto. Pagkulang ng asin, ang luto mo ay matabang. Walang lasa. Mapakla. Ang asin nagbibigay buhay sa inyong kinakain. Kaya ang iyong kinakain, sarap na sarap ka. Kasi ang asin ay tinutulungang umangat at magkaroon ng lasa ang pagkain. Pero maganda mapansin, ang asin ho, hindi ho kumukuha ng atensyon para sa sarili niya. Kundi ang asin ay handang maglingkod at maubos para sa paglilingkod at pag-aalay. Nakita mo ba sa luto, kinakain mo, may asin na lumulutang? Wala. Handa siyang matunaw, handa siyang maubos para magbigay lasa sa pinaglilingkuran niyang pagkain. Tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag din po na maging asin o tulad ng asin. Nagbibigay lasa sa pamayanan ng Kristiyano. At ano ba ang lasa ng pamayanan ng Kristiyano? Kung babalikan ho natin ang mga ebanghelyo, ang katangian ng isang Kristiyano ay marunong siyang magmahal. Sabi nga ho ni Jesus malalaman ng buong mundo na kayo'y mga alagad ko kung magmamahalan kayo. Magmamalasakit kayo sa iba. At yan ho ang lasa na ibinibigay ng isang Kristiyano. Siya ho ay marunong magmahal at magmalasakit sa kanyang kapwa. E paano sasabihin, Father, paano yun yung sitwasyon ko? Parang ang toxic ng environment ko, Father. I cannot find love there. Away, siraan. Anong gagawin ko, Father?
asin ka ng sanlibutan. At ang asin ay nagbibigay lasa sa kung anuman ang matabang. Kung sa tingin mo ang kinalalagyan mo ay matabang sa pag-ibig, hayaan niyo ho na paalalahanan tayo ni San Juan de la Cruz sa kanyang sinabi, "If there is no love, put love and you will find love." Ikaw ang magsimula ng pagbabago. Ikaw ang magdala ng lasa kung saan ka man naroon. Ikaw ang magdala ng inaasam mong pagbabago. If you find things toxic and you want to change your environment, start it with yourself. Simulan mo sa sarili mo. At hindi ba't yan ang nagagawa ng asin? Kaya niya humbaguhin ang lasa ng kanyang pinaglilingkuran. Wala ka hong nakitang asin na nagrereklamo. Hindi ba? Wala ka nakitang asin na nagrereklamo. Binabago niya ang kanyang pinaglilingkuran. Binibigyan ng lasa ang pagkain na pinaglilingkuran niya. Ganon din naman ho sa ating ebanghelyo. Binanggit din ni Jesus tayo ay liwanag. At maganda mapansin, ang liwanag ho nating bilang Kristiyano ay hindi taglay nating sariling liwanag. Kasi kung iniisip natin na yung liwanag na yun ay ang sarili nating liwanag, tayo ay lumalaki ang ulo. Bakit? Magaling ako, sikat ako, I'm the best. At pag sarili nating liwanag ang tinitignan lagi natin, o ang liwanag natin ang pinapansin natin, iniisip natin na mas angat ako sa iba. Pero maganda mapansin sa Ebanghelyo na pinapalalahanan tayo ni Jesus na yung pagiging liwanag natin ay nakikita sa ating pagmamalasakit sa ibang tao. Kaya ho, ang hamon sa atin ni Jesus, kung gusto mo maging liwanag ng sanlibutan, simulan mo ito sa pagmamalasakit sa iyong kapwa. Lalong-lalo na ho sa pagiging liwanag sa mga tao na ang tingin nila ay sila ay nasa dilim ng problema. Sila ay nasa dilim ng kawalan ng pag-asa. Maging tanda tayo ng liwanag para sa kanila. At sino yung liwanag kong yun? Si Kristo. Siya yung liwanag na taglay natin. Siya yung liwanag na bit-bit-bit-bit natin kahit saan tayo nagpupunta. Kaya sana tayo mga Kristiyano, hindi tayo nagdadala ng dilim sa buhay ng ibang tao, kundi tayo ay nagbibigay liwanag. At ang liwanag na taglay natin at ibinibigay natin sa iba ay ang liwanag ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na liwanag na mundo. At tayo bilang mga Kristiyano, ang taglay natin ay ang liwanag niya. Kaya, magandang hamon din sa atin at misyon din natin bilang Kristiyano na iyong liwanag ng Poong Jesus Nazareno ay ipaliwanag din natin sa iba. Lalong-lalo na sa mga tao na ang pakiramdam nila ay sila ay nasa dilim ng kawalan ng pag-asa, nabibigatan sa kanilang binibitbit na problema. Maging tanda tayo ng liwanag ni Kristo sa kanila sa pamamagitan ng ating pagdamay at malasakit sa kanila. Baka may kakilala ka na nabibigatan na sa kanyang problema. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Tayo bilang Kristiyano ang maging tanda ng pag-asa ni Kristo sa kanya. Sapagkat ang pag-asa ay nagbibigay liwanag sa ating buhay. Tayo ay nagdadala ng pag-ibig
at nagdadala ng pag-asa, asin at liwanag ng sanlibutan. Ang magandang tanong sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon, handa na ba tayong yakapin ang misyon na maging asin at liwanag ng sanlibutan? Tinatawag ka na mahal na poong Jesus Nazareno. Anong itutugon mo sa Kanya? At sana, at aking panalangin, ang isagot ho natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ay, opo, narito po ako, ang iyong asin at liwanag sa mundo ngayon. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayon tinatawag tayo ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Hingin natin ang biyaya sa Diyos tungo sa pagtatag ng Kanyang paghahari. Ang ating itugon, Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa simbahan, maging liwanag nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, habang kanilang sinasalamin ang iyong liwanag sa kanilang pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa lahat ng mga lingkod-bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang paglilingkod sa bayan. Para sa lahat ng mga mamamayan, kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga kapatid na biktima ng human trafficking, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang sistema at mga gawaing sanhi upang maipangyari itong pang-aalipin sa kapwa-tao. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo muli silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang aming ding maakay patungo sa iyo ang lahat ng taong may mabuting kalooban at ang buong sanlilikha. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa. Upang mapalakas kaming mga mahihina, ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag ho natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ang tinapay ng buhay.
panawagan, kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaaring napundalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Mga paalala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, pagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisigan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Pagsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!
Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay.